problema natin sa buhay. May problema ka ba talaga? Mukhang masaya ka. Hindi. Meron. Meron. Yes. Sabagay, lahat naman, di ba? Lahat naman ng tao may pinagdadaanan, di ba? Kaya, bawat ngiti, di ba? Merong, bawat ngiti, may napapailalim na lungkot dyan, di ba? Di ba? Bawat luha, meron din naman napapailalim na kaligayahan. Kaya, anong pinagdadaanan ngayon ni Rosa? Rosa talaga? Rose. Okay. Madam Bertud? Rose. Madam Bertud? Rose. Madam Bertud? May tama rin to. Mukhang Jumin Pumelo to bago rin pumunta dito. Madam Bertud? Rose. Madam Bertud? Rose. Madam Bertud? Sabihin mo na yung problema mo, pecha ba? Kasi... Ano, kaka? Madam Bertud? Taray ng kwintas mo, no? Parang membro ka ng kulto. Ano ba yun? 10 pesos. At 10 pesos? Yes. Ay, taray, mas mura sa corneto. Okay. Madam Bertud? Rose. Ano nga? Eh, kasi, ano? Ano, yung? Pinag-aral po ako ng tito ko. Oh, swerte mo. Ng college. College. Pero, no, it's not college, it's college. College. No, college. Ka, college. Ka, college. Ka, ka, ka. College. College. Nagloko ako, tapos hindi nakatapos. Hanggang, pero... Ba't yung anong nagloko? Ano yung sabihin na nagloko? Nagloko. Hindi. Bulakbol. Oo, nagbulakbol. Hindi mo natapos. Na barkada. Saka nagpunta? Ever Caloocan, ganyan. Grand Central. Isitan. Ayun. Hanggang sa nagkaanak na ako at nagka... Nagloko ka lang? Nagkaanak ka pa, ha? Hindi. Ano, diba? Hindi na natapos. Ang hirap pala magloko ngayon. Naglulokohan lang tayo. Mamaya buntis na ako. Ay, naglulokohan lang tayo. Mata ko na buntis. Mahirap na pala makipaglokohan ngayon. Ayun. Nagloko ka, bumarkada, tapos nakakilala na buntis sa nang hindi, nabuntis ako hanggang sa nagkaanak. Ngayon, ang problema oo, ko... Oo, kasi bihira yung nagkaanak muna bago nabuntis. Huwag mong isiping special ka na nabuntis ka at nagkaanak kasi ang daming nagdaan dyan, hindi lang ikaw. Okay. Ayun. Uh-huh. Ngayon, ang problema po... Hindi ko pa po nahaharap yung tito ko na nagpa-aral sa akin. Gusto ko pong humingi ng tawad sa nagawa kong... Dahil nabigo ko sila. Ayun. Nabigo ko sila kasi nabarkada. Tapos nabulakbol, hindi nakapagtapos. Ang gusto ko lang naman, masabi sa kanila kung ano yung nararamdaman ko. Gusto ko kasi humingi na sorry. Sa dahil nga nabigo ko sila, nasira ko yung tiwala nila. Nakikita ba? Doon ka nakatira sa mga tsuhin mo dati? Yes. Tapos nung nasira ang pag-aaral mo at nakapagbulakbul ka, lumayas ka ba? Hindi. Ano, doon yung tatay ko, doon nila ako pinatira sa Navotas. Hanggang kinuha nila ako na sa bahay nila magbantay. Tapos pinaaral nila ako. Oo nga, hindi. Nung nagka-problema na, nung nagbulakbul ka opo, umuwi po ako sa bahay namin. Umalis ka na dun sa bahay ng tsuhin mo. Nagpaalam ka? Hindi rin. So parang naglayas ka nga. Hindi. Sa tita, nandun naman yung tita ko nung sinundo nila ako ng tatay ko. Ah, bigla ka na nung umalis nang walang pasabi. Oo. Nalaman nila, aalis ka na. Mm-mm. Yun nga, nagka-boyfriend, tas nabulakpol. Kaya ka umalis dahil nabuntis ka na o bago hindi. Ka mabuntis? Hindi pa nangyayari yun. Eh, ba't ka umalis? Kasi nga... Ano, nalaman nila na nagbulakbol ako. Na hindi ka naman Hindi ako pumapasok, nagka-cutting classes. Di, hanggang sa... Nung second semester ng first year. Ay, midterm ng first year. Ano, hindi na ako umattend sa school namin. Doon na lang ako pumapasok sa mga mall. May grade ka bang nakukuha dyan? Sa yes! Hindi, nung first year, naka-ano talaga... Ano, may card ako, class card na binibigay sa kanila. Pero pinapagawa mo? Hindi, pursige ko. Nung nabarkada lang ako, doon lang nagulo yung utak ko na okay. Hindi so, na. Umalis ka sa bahay nung taong nagpa-aral sa'yo nang hindi ka nagpaalam ng maayos, na fail mo ang expectations nila dahil na gusto ka nilang paaralin para magkaroon ng magandang buhay, yes, pero parang nabaliwala ang lahat ng ito. Tapos, masama ang loob nila sa'yo? Alam mo ba? Sa kanila. Pero siguro kasi sila nasayang ang tulong. O nasayang ang tulong. Tapos ngayon, pero gusto mong humingi ng pa kayo nagkikita ulit? Nagkikita kami pero hindi kami nag-approach na. Hindi kami nag-uusap ng maayos. Hindi kayo nag-uusap dahil hindi ka kinakausap o hindi mo rin sila kinakausap? Hindi. Nahihiya ako. Hindi ka lumalapit sa kanila. Okay.
unang-una, maganda yung nararamdaman mo. May nararamdaman kang hiya. May nararamdaman kang responsibilidad. Meron kang nararamdaman na mali. At alam mong meron kang nagawang pagkakamali. Kasi may mga taong hindi nila alam na nagkakamali sila. At kahit sinabi sa kanilang nagkamali sila, hindi nila tinatanggap ang pagkakamaling yun. Yes. Walang, tag dito, walang pag-acknowledge nung kamali ang nagawa. Kaya wala rin sa kanilang effort para bumawi sa pagkakamali na yun. Ikaw, ang maganda sa'yo, alam mo yung nagawa mo at alam mo yung importansya o halaga sa'yo nung taong nasaktan mo, katulad nung tsuhin mo. Ibig sabihin, ano pa man ang nangyari noon, meron ka pa rin pagtanaw ng utang na loob na natitira sa'yo. Diba? Napakaganda kasi ng pagtanaw ng utang na loob. Napakahalaga niyan sa tao. Lalong-lalo na sa mga Pilipino, isa sa mga ugali yan na pinahahalagahan natin, yung pagtanaw ng utang na loob. Dahil mahirap umabante sa pupuntahan mo kung wala kang nararamdamang pagtanaw ng utang na loob. Dahil isang mabigat na bagahe yon na magpapabagal ng pag-abante mo sa buhay pag hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya wag na wag mong kakalimutan yung mga taong, wag na wag mong kakalimutan ang pangalan ng mga taong nakatulong sa'yo at wag na wag mo rin kakalimutan ang mga pangalan ng mga taong nanakit sa'yo. Para alam mo kung ano ang mga pangalan ng mga taong ipagdadasal mo. Yes, but this time, gusto ko sanang makabawi sa kanila. Gusto ko talaga mapagpatuloy pag-aaral ko. Kung bibigyan nila ako ng pagkakataon. Ah, gusto mo pag-aralin ka pa nila ulit? Hindi. Ano, may asawa naman ako eh. Gusto ko yung sarili ko na. Sariling sikap na. Oo. So, ngayon, ina-acknowledge mo na may utang na loob ka sa kanila. Nagsisimula ka na. Pangalawa, ina-acknowledge mo na nasaktan mo yung mga taong pinagkakautangan mo ng loob. Ngayon, ang kailangan mo naman ay humingi na ng kapatawaran, ng paumanhin. Kasi ibang bagay din, ibang usapan na rin ang pagpapakumbaba. Diba? Pag nakasakit ka, pag may tao kang nasaktan o na-offend, kailangan humingi ka ng katawaran at magpakumbaba ka sa ginawa mo, lalong-lalo na yung mga taong mahal mo. Diba? Kasi mahalaga sa atin yan eh. Diba? Ano ba sa palagay mo ang tamang gawin? Ano? Makabawi sa kanila. Paano? Mag-aaral uli ako. Gusto ko talaga mag-aaral uli, mabigay yung para mapakita diploma. Mo sa kanila. Diploma na gusto kong ibigay sa kanila. Pero bago ka mag-aral ulit, para sa akin ha, parang mas madali nasimulan yan sa paghingi ng tawad mismo. Kasi hindi rin sapat na alam mong nagkamali ka. Kailangan dun sa pagkakamaling yun, meron kang ginagawa. Kailangan puntahan mo at kausapin mo yung tao kung saan ka nagkamali para masabi mo sa kanyang ina-acknowledge mo yung mali mo at humihingi ka ng katpatawaran at nagpapakumbaba ka. Hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam. Diba? Nagkakasalubong kayo. Kahit mag-aral ka ngayon, mag-aral ka bukas at makagraduate ka, kung hindi mo kinakausap yung taong nagpaaral sa'yo na na-offend mo, hindi ka mapapatawad dahil hindi ka naman humihingi ng tawad. Dapat humingi ka ng tawad. Kausapin mo sila, puntahan mo sila, lapitan mo sila, lunukin mo ang pride mo. Kasi ang taong ma-pride, ang iniisip kung sino ang tama. Pero ang taong mapagpakumbaba, ang iniisip kung ano ang tama.